Magaan mo bigat. Hawakan mo likuran mo. Lahat, yung tiyan mo, sundutin mo. Malambot. Salamat sa Panginoon. Praise the Lord. Amen. Pahinga ka muna. O wala, hindi niyo papalakpakan yung anak niyo? Thank you. Ngayon. Nakakatayo na siya, nakakalakad na. Stop. Piki, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, amin. Tinatawag ko sa espiritual ng Panginoong Kristo ang taong nananakit sa loob ng katawan ng taong ito. Humihingi ako ng paintulot sa aking Ama na si Jesus Nazareno. Kung sino man nananakit sa loob ng katawan ng taong ito, inuutusan kita sa aking Ama. Inuutusan ko ang taong nananakit sa loob ng katawan ng taong ito sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, amin. Sa pangalan ni Jesus, tinatawag ko sa espiritual ng Panginoon Kristo ang taong nananakit sa loob ng katawan ng taong ito. Pumasok ka. Amen. Kilala mo ba si Jesus? May takot ka sa Kanya? Bilang instrumento, susunod ka. Babae ka, lalaki. Babae ka, lalaki. Bilang instrumento ng Panginoon Kristo, tinatanong kita, babae ka, lalaki. Babae po! Bata, matanda! Bata! Bata ka! Ilang taong ka na ate? Makikipag-usap lang ako sa espiritual ng Panginoon Kristo. Ayusin mo ang katawan lupa niya. Kung bata ka, ilang taong ka na? Bata ka pa, matanda na? Sagutin mo yung tanong ko. 30 years old ka lang. Sige, kilala mo ba ang katawan lupang ito? May galit ka ba sa kanya? May inggit ka ba? Bakit anong kinakaingit mo sa batang ito? Marlin. Anong kinakaingit mo kay Marlin? Ha? Sagutin mo yung tanong ko. Isa, sa pangalan ni Jesus. Mapalis mo siya! Anong mahikang ginamit mo sa kanya para bigyan mo ng pinsala ito ng todo? Black. Ano? Black. Black magic mo? Opa. Kalasin mo yung nilagay mo sa kanya. Makikipag-usap mo ako. Tanggalan mo. Tanggalan mo. Huwag mo siyang kakausapin. Hindi yan. Kalas! Kalas na ba? Gamitin mo yung mga kamay niya. Iyan kamay mo. Binigyan. Kalas! Nagagalit ka sa kanya at dinasala mo siya ng black magic. Kailan mo pa ito ginagawa? Matagal na po. Gaano katagal? Isang taon, limang taon, sampung taon, etc. Isang taon. Kalas! Taga saan ka ate? Hindi ko muna alamin ang pangalan mo. Makikipag-usap ko. Pipigain kita sa loob ng katawan niya. Taga saan ka? San Pedro? Saan San Pedro? Laguna, etc. Ano, etc. Satsatsman! Satsatsman ka? May anak ka ba o wala pa? Meron isa! Isa! Ito ang anak nito, dalawa! Tama? Oo. Huwag kang makialam, huwag kang sasagot. Hindi ka ang kinakausap ko. Alas! Anong kinagalit mo kay Marlin? Marlin? Anong kinagalit mo? Inggit sa kanya o galit? Galit o inggit? Inggit! Sino nagturo sa'yo magdasal sa kanya? Ikaw ba nagdarasal ito? Ako lang po. Matagal mo na dinakay, isang taon na. Kalasin mo muna. Kalas! Pasintabi po Panginoong Hesus sa Tamang Nazareno. Tinatawag ko po si Ella. Pasintabi po Panginoong Hesus sa Tamang Nazareno. Tinatawag ko si Magnitico. Pasintabi po Panginoong Hesus sa Tamang Nazareno. Tinatawag ko si Angkarniel. Humihingi ako ng kapahintulot sa aking mga anghel at gabay. Tusukin ang nasa loob ng katawan ng taong ito. Bago niyo tusukin, linisin muna katawan lupa niya. Sa pangalan ni Jesus. Alas. Kailan ito gagaling? Malapit na po. Bukas. Hindi ko sinabi bukas. Magantay ka muna, sasagutin ang tanong ko. Isang taong man siya ginagawa, black magic. Kailan saan mo ito natutunan yung black magic na ginagawa mo? Ako lang po, hula lang. Inula mo? Paano mo naman natutunan yon? Sabihin mo sa akin ang totoo. Sinungaling ka. Kalas! Mapilit ka. Ayaw ko nagsisinungaling ka. Kalasin mo. Kalas. Huwag mong pakilaman ang paa niya. Pipilipitin kita dyan sa loob ng katawan niya. Sige. Isa ang anak mo. Ano ang trabaho ng asawa mo? May asawa ka ba? Wala? Wala. Wala kang asawa? Tapos yung salang anak mo? Hindi ka ba nawa rito? May anak na rin to? Dalawa?
Na sige, talas muna. Linisin mo lahat yan. Anong nilagay mo sa tiyan niya? Ba't lumalaki at hindi mo na pinapakain? Anong klaseng hangin? Black hangin. Sige, kalas. Black hangin. 30 years old ka. Ka makikinig. Ilang taon na to? 36 po. Ha? 36. 36. Anim na taon ang tanda mo sa kanya. Tapos isang anak mo, dalawa anak niya. Kalas. Taga Pampanga ka rin, San Pedro. Pampanga ba yung sinabi mo kanina? Opo. Sige. Kalas. Isang taon mo na to ginagawa. Sino kasama mo ngayon? Nasaan ka pala ngayon? Ito yung katawan lupa mo. Nasaan ang katawan lupa mo ngayon sa araw nito? Nasaan ka? Sino kasama mo sa bahay? Ilan kayo? Ako lang po. Kayong dalawa lang? Wala kayong bisitang dumating? Wala. Okay, kalas. Ubos! Isang taon mo na ito ginagawa. Kalas na kalas. Kailangan gumaling yan, ha? Black magic, ha? Mamaya, mamagicin din kita. Ito'y kakabi ko sa'yo, black magic. Talas! Bilisan mong pagkalas! Marami pa daw, sabi ni Magnetico. Wala kang asawa. Ito may asawa. Anim na taon ang tanda mo sa kanya. Ay tanda niya sa'yo. Ito, dalawa anak. Babae, anak mo, lalaki pala. Babae po. Ilang taon na yung anak mong isa? 10 po. 10. Sige. Balas. Ilang taon ang panganay nito? 9 po. 9. Sige. Ito po yung pangalawa. Isa lang anak niya sa loob ng katawan niya. Nandun daw siya sa small. Para daw siya bisitang dumating. Isa lang siya tao. Yun ang sabi niya, di ba? Opo. Oo, di ba? Yung salita na. Opo. Alas! Ubusin mo, ha? Opo. Wala kang ititira hanggang di ko sinasabi. Opo. Bakit gustong-gusto mo at kinakaingitan mo to? Ano ba? Mayaman ba to kung bakit mo kinakaingitan? Huwag mo pakilaman yan. Yung kalasin mo lang. Yung nasalob ng katawan mo. Ay, yung katawan niya. Yung nilagay mo sakit. Anong kinakaingitan mo to? Mayaman ba to? Kaya ano naman kinakaingitan mo sa batang ito? Maganda ba siya? Eh paano nga siya gaganda? Binigyan mo lang ng sakit. Kita mo na, sobrang payat. Bakit? Hindi ka ba nagaganda sa binigay sa'yo ng Panginoon Kristo katawan mo? Bakit? Matapobre ba to? Yun lang kinainisan mo sa kanya, maganda siya? O baka mayroon kong paghahanga sa pamilya niya? Wala ang gusto sa asawa niya? Mamaya, malalaman ko rin yan. Sige, kalas. Gusto ko muna kalasin mo ng kalasin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, amin. Sineselyuhan kita upang hindi ka muna makawala. Kalas. Uy, lumabot na yung tiyan niya, oh. Very good. Kanina, parang tigas. Hindi ko madindin. O, konti pa. Marami pa. Bilisan mo. Kalas na kalas. Pati likuran niya para makalakad na siya. Kalas! Wala yan sa isip niya. Wala dyan ang katawan lupa ng anak ko. Ay, spirito nito. Hindi naman ito si Raul para magawa ng kwento. Wala ito utak mamaya. Hindi niya alam yung ginagawa niya. Kalas. Sabi siya may nagdarasal dito eh. Black magic. Ipikit mo yung diwa niya at mga mata niya. Huwag mong ididila para hindi siya nasasaktan ng pisikal ng katawan. Huwag mo na akong dayain. Ubos ng ubos. Hindi ko muna alamin ang pangalan mo kasi susunod ko na ang alamin niya pag binalikan mo. May kondisyon ako eh. Kanya ako kabahit. Sige. Paalamin ko yan pag hindi mo to pinagaling. Sa aura mismo, papupuntain ko ang tao kung saan to dati nakatira. Kapit bahay ka lang, hindi? Hindi po. Malayo? Malayo. Gano'ng kalayo? Ilang bahay po. Sige. Palalabasin kita doon. Papupuntain ko yung kamag-anak nito kung saan dati to nakatira. Pahakbangin ko yung paa mo at papakbangin ko rin ang paa nito. Mapipilitan ka. Ginawa ko na yan dati. Maniwala ka sa akin. Alas. Isang taon mo na ito ginagawa. Alas. Black magic, ha? Magic. Magikero ka pala. Isang mo, kalas na kalas. Kalas. Ubus. Lahat, ha? Gano'ng kadami pa yan? Thank you.
bilisan mo. Dalas. Dalas. Pagbibigyan kita, wala ka ng asawa, bakit kaya iniwala ng asawa mo? Siguro sa bahay ka. Ha? Ha? Sige. Anong trabaho ng asawa mo? Yung bago rin. Sige. Nag-isa lang anak mo? Sige. Bahay ka rin yata. Wala ka bang kinakasama? Matagal na ba kayong hiwalay? Opo. Ilan taon na kayong hiwalay? Isang taon na rin. Isang taon na rin kayong hiwalay? Sige. Alas. 30 years old ka lang. Ang anak mo ay isa lang. 10 years old. Iwalay ka sa asawa mo. Ito, ginagamot ng Panginoon Kristo. 36 years old, dalawa anak. At ang asawa nito, ayoko na sabihin, alam ko rin, sinabi na nila sa akin. Galas! Naiinggit ka dahil maganda siya. Bakit hindi ka ba nakontento sa ganda ng binigay sa'yo ng Panginoon? Eh ano, hindi ito maganda. Ha? Galas! Ubos! Kunti na lang. Lahat, likuran, hulo, balakang, tuhod, kwetan, pigi, lahat, ipikit mo ang diwa niya para hindi maepekto ang katawan lupa niya. Sa araw na ito, sino kasama mo? Kayong dalawa lang? Wala kang bisitang dumating? Wala kang kamag-anak kasama? O, dalawa lang kayo. Walang tao sa inyo? Dalawa lang anak mo, anong ginagawa ng anak mo? Naglalaro. Sige, kalas. Kailan ko gagaling? Malapit na po. Gaano kalapit? Malapit na malapit po. Gusto ko. Nawalan po niya ako, hindi ko na po yung gagawin. Gusto ko ngayon siya gagaling. Opo. Ang aking ama magpapagaling sa kanya para bumalik ang lakas. Kalasin mo lang yung nilagay mong black magic. Mamagikin din kita mamaya. Pero pagbibigyan kita, hindi kita awayin. Pakiusap lang bilang instrumento ng Diyos. Naintindihan mo na. Sana naman pagbigyan mo ako, bibigyan kita ng pahintulot sa aking ama na magbago. Pangalawa, bibigyan kita ng pagkakataon magbago. Naintindihan mo. Once na ito, pinabalik sa atin ng Panginoong Kristo at bumalik ka dito sa loob ng katawan niya, hindi mo siya ulit pinakain. Sa araw na iyon, kahit ating gabi, palalabasin ko katawan lupa mo at paa mo, isisigaw mo kung sino ka. Naintindihan mo. Gagawin ko sa iyon. Tapos iiwan ko yung kaluluwa mo doon sa labas ng bahay mo, papapasukin na kita sa loob ng bahay mo. Babalik ko 10 beses ang ginawa mo rito. Nakabilad ang kaluluwa mo, araw-gabi, sa initan. Wala kang kaluluwa, tanda mo, kakalasin ko yung kaya ko gawin yun, maniwala ka. Paparanas ko rin ang ginawa mo ng paghihirap dito sa taong ito, para mapahinto ka. Hindi ka ba naawa? May sarili kang anak at isang piraso, babae pa naman, hindi ka naaawa sa anak mo? Gusto mo ba yung ginawa mo kasalanan sa Panginoon Kristo ay hataw ng sinisatana sa anak mo? Gusto mo rin magkasakit siya? Kalas? Kalas, mag-isa ka lang sa bahay, wala kang bisita, walang tao dyan, wala kang kasama? Wala kang nagtatrabaho? Hindi din dalang ko sa arita. O, sige, wala kang pasok ngayon? Wala. Trabaho yung sabado. Bali, nagpapahinga ka? Opo. Kailan ka papasok? Hindi po, sa bahay lang po ako. Ah, may tinda ka sa sari-sari store. Bali, dalawa lang ka ng anak mo. Iwalay ka ng asawa mo. O, sige. Wala kang kasama sa loob ng bahay mo? Wala. Walang nanay, walang tatay. Wala kang bisita. Kahit isa. Walang dumating. Hey, kalas! Taga San Pedro, may San Pedro ba sa San Juan? Oo, doon po sa bahay. Kalas! Hindi ko kasi alam yung Pampanga, sorry. Masyado sa Juan. Amin. Florida. Huwag mo na ito ulitin, ate, ha? Hindi ko muna alamin ang pangalan mo. Ganyan kabait ang Panginoon. Once na bumalik to, kailangan 3 days. Pagkalas mo ngayon yan, 3 days hanggang 70s, lumakas to at kumakakain na siya, ha? Pag hindi niya tinanggap ang katawan niya pagkain, maniwala ka sa akin, sa hindi. Hawaan ako ng Panginoon, unang-una. Tanda mo,
salbahe ako, papatayan kita ng camera, maniwala ka. Hindi ko ipapakita kung magano, sa dista ko, maniwala ka sa akin, matindi ako magparusa. Oh, kung sa YouTube, nakikita nila magparusa, mas matindi ako magparusa doon. Gagawin kitang king ko, maniwala ka. Minsan ko na ginawa yan, tanda mo. Pinagalitan ako ng Panginoon, pero ginagawa ko lang ko kung kinakailangan, maniwala ka. Ha? Ayaw ko gawin yun, magiging salbahe ako. Tanda mo, mawawala ako sa sarili ko. Loko-loko pa naman si Magnetico pag siyang pumasok sa katawan ko. Talagang atakihin ka niya ng atakihin. Pero pilong bata yun. Hindi bata yun, matanda na yun. Hindi lang sila tumatanda. Kalas, ayaw niya sa mga ganito. Kalas. Isang taon mo na mahigit ito ginagawa, hindi ka ba naawa sa kanya? Eh paano na ito kaganda? Paano na? Dapat na-inspirasyon mo siya kung maganda siya eh. Naiingit ka sa kagandahan niya? Ngayon ka na marunong ka na maawa. Eh bakit dati hindi ka ginamot na ito ng mga manggagamot? Bakit hindi ka nagpapakaw sa kanila? Ibig sabihin, walang visa yung nagdamot sa kanya. Dami niya sakit, oh. Ilang minutes niya? 18 po. Okay, tamo, ganyan ka dami. May tindahan pala itong grocery. Nandun pala siya mag-isa, nagtitinda eh. Kasama niya anak niya. Wala silang bisita. Siya lang mag-isa. Anak niya. Isa lang anak niya. 10 years old. 30 years old to. 36 naman itong nakita. Okay, kalas! Pamakikinig sa usapan namin. Pipingihin kita. Na lang, nakikita ko, lumiliwanag na yung aura niya. Kailangan matanggal mo yung mukhang lalaki niya. Yung masamang espiritu niya. Magbago ka na ate ha, magpapasko na po ha. Ang pakiusap ko lang, may anak ka kasi, babae. Sa mata ng Diyos, nakakaya yung ginagawa mo. Gusto mo ba magsama yung sakit nito, mapunta sa anak mo? Sige ka, maghahanap ka ng ibang manggagamot o kaya doktor. Masahin lang yung perang pinakita mo. Iniwan ka na nga ng asawa mo. Tapos, dadagdagan mo pa yung problema at sasama ka pa sa demonyo. Huwag kayo magpatukso sa demonyo, naiintindihan mo? Wala ka ng asawa, iniwan ka na. Tapos pangalawa, isa lang anak mo, paano kung nagkasakit siya? Sino tutulong sa'yo? Nasaan ba yung nanay tatay mo? San Pedro din. Sa Pampanga din yun. Malayo lang sa bahay nyo. Hindi dumalaw yung nanay tatay mo sa'yo? Kahit ngayon? O, sige. Alas. Mabait naman ako, kaso nagiging salbahe lang talaga ako pag salbahe, nakikita ko ang tao sinasalbahe ng gusto. Ay, tignan mo. Kaso, binigyan ako ng karunungan ng Panginoong Hesus Nazareno para hikayat kayo na magbalik loob sa kanya. Ay, tignan mo. Kasi, baka masira na ang mundo, madala ka sa impyerno, hindi kanya makuha. Ay, tignan mo. At pangalawa, kawawa naman yung anak mo. Siya ang sasalo ng ginagawa mong kasalanan. Ay, tignan mo na. Tigilan mo ng kinakaingita mo, ha? Maawa ka sa tao nito, ha? Matagal na siya nagdurusa sa sakit, ha? Sige, kalas ng kalas. Kailangan tumayo at maglakad to, ha? Hindi daw to nakakatayo ng 3 minuto, ilang segundo lang, babagsak siya. Umihin ang binti niya at saka balakan, ha? Kalasin mo na, ha? Pakiusap. Huwag mo na itong ulitin. Pakiusap ko lang, ha? Kiki. Hayaan mo, magdasal ka sa aking ama, bibigyan kita ng ano ha, magandang payo ha. Magdasal ka sa Panginoon na magkaroon ka ulit ng panibagong pamilya at asawa na magmamahal sa iyo. Pangalawa, may anak ka na namamahalin niya rin ang anak mo na totoo niyang anak, naiintindihan mo. Kung gaano kanya kamahal, ganun din ang pagmamahal niya sa anak mo, naiintindihan mo? Sabi mo sa aking ama na pakipinggan ka naman niya, naiintindihan mo? Nigalit kasi ang puso mo, sabi ng ni Magnetico. Totoo, di ba? Naiinggit ka sa taong ito dahil buong pamilya nila. Oh. Kasi ayoko na yung nagsisinungaling kay. Gusto ko, maging masaya ka rin. Naintindihan mo na. Alam mo, sa ibang manggagamot, papatayin ka. Hindi ka bibigyan ng pagkakataon. Hawak tayo ni Jesus. Sa panahon ng mga magkukulang, panahon ni Moses, pinapatay talaga. Binigyan ako ng karunungan ng Diyos para ibalik kayo sa pananampalataya. Naiinggit ka dito dahil may tsura siya, pangalawa, masaya silang pamilya. Kung naiinis ka sa mundo dahil iniwan ka ng asawa mo at sumama sa ibang babae, matuwa ka. Kasi kung habang buhay ka naman yan niloloko, di ba? Masakit sa puso mo yan, di ba? Ayaan mo siya kung saan siya maligaya.
at least ligtas ka sa kasalanan na ginagawa niya. Ipasa Diyos mo siya. Naintindihan mo na? Opo. Importante, magdasal ka. Sabi mo sa Panginoon, gusto mo pa magmahal. Siya ba yung lalaking karapat-dapat na mamahalin ako at gagawin niya yung mamahalin niya din ang anak kong babae? Isipin mo, kaya ka binigyan ng anak ng Diyos na babae para maranasan niya rin ang totoong pagmamahal at hindi niya maranasan ang nangyayaring masama sa puso mo. Naintindihan mo na? Sige. Naaawa ko sa inyo kasi nagpapatukso kayo sa demonyo. Naintindihan mo? Kalasin mo na yan. Pakiusap ko lang, ha? Maawa ka na rin sa anak niya. May anak siya, dalawa babae. Maawa ka rin sa sarili mo. Yung anak mo, nag-iisa rin. Naintindihan mo? Kalas ng kalas. Kailangan tumayo to, ha? Hindi daw to tumatayo ng tatlong ilang segundo lang. Naintindihan mo? Kailangan makakain na rin siya. Para makabalik na sila sa bahay nila. Naintindihan mo? Okay. Para yung doktor, makita na yung gamot na ititik sa kanya para makatumaba na siya. Naintindihan mo? Malaki ng ginagastos nila. Naintindihan mo? Tanda mo, may pandemic pa tayo. Huwag na kayo sumabay sa Panginoon. Nagkakasira-sira na ngayong mundo natin. Na marami nang bagyo, marami nang ano. Sumasabay pa kayo. Bakit hindi kayo magdasal sa aking ama na sana matapos na itong dulugyo o mga COVID-19 para lahat ng tao makapaghanap buhay na? O tulad yan, kung wala ng COVID, makakakita ka na ng lalaking karapat-dapat. Eh paano kung hindi mo siya makita? O, halimbawa, binigyan ka ng Diyos, gusto niya pumunta sa'yo, at liligawan ka niya, parang dalaga ulit. O, muntagang pursigido ang lalaking mahalin ka. O, pakilala mo, maging totoo ka sa kanya, may anak ako, iniwan ako ng asawa ko. Gusto ko pag nagmahal ako, mahalin mo rin ako, at mabuo rin yung anak ko. Pag-aari mo rin. Naintindihan mo na, ate? Huwag ka magalit sa Panginoon, hindi rin ka gusto ng Panginoon yun. Pagsubok lang yun, naintindihan mo na? Mahawa ka na, ha? Kalasin mo ng kalasin. Pakiusap ko lang. Gusto kitang saktan, alam mo? Kinipigilan lang ako ni Ella. Pasal, grabe nang ginawa mo, ate. Pakiusap lang, ha? Nagmamakawa na ako. Bilang sa meto ng Diyos, ha? Maraming salamat. Sana mabagabag ko ang iyong isip at puso. Ang Panginoong Kristo ang dapat maghari sa iyong buhay. Nagpilihan mo na. Dapat ang aking ama ay dapat mo tatawagin. Bibigay niya naman ang totoong lalaki para sa iyo. Huwag mo siya kaingitan kung masaya silang pamilya. Naintindihan mo? Maganda ka rin, natanda mo. Hindi nakikita sa physical na mukha ang kagandahan. Kung hindi na sa puso ng isang tao. Anuhin mo ang tangos ng ilong at ganda ng mukha kung ganun din kasama ang kanyang ugali. Naintindihan mo? Halimbawa lumaki ang iyong anak, wapo ang magiging asawa niya. O may kaya. At gagawin yung anak mo ay alipin niya. Utusan. Bugbugin. Gusto mo bang maranasan yun ng anak mo? O diba? Ibaling mahirap lang ang maging manugaw mo. Importante, mahal niya ang anak mo. At kaya niya itong ipagtanggol kahit anuman dumarating na dulubyo o sino man gagapi sa kanyang pamilya. Naintindihan mo? Yun ang pinakamahalaga, ang pag-ibig ay hindi nababayaran. Hindi nakukuha sa salapit, tanda mo. Mas mahal ng mga Panginoon ang taong tumatawag sa kanya na hindi naman niya tayo hindi natin siya nakikita. Naintindihan mo? Mapalad tayo mga mahihirap. Kalas ng kalas. Lahat. Napakarami mo nilagay. Bilisan mo ate dahil hindi tatagal sa physical katawan niya dahil napakahina niya. Kailangan ko pang ibalik. Inulid. Sa prisya. Malamig po. Bilis te. Konting-konti na lang ate. Hindi kaya niya tumagal ng kalahating oras para malinis. Ako nang bahala sa iba. Kalasin mo lang yung pinaka-importante. Pakawalan mo yung hangin na dasal mo. Pakawalan mo yung mga ano mo, magic na maika mong itim. Para makakain siya at mapainom ko siya ng tubig sa katawan niya ng malakas. Naintindihan mo? Para makatayo na siya. Maawa ka na sa kanya. Wala na silang pera. Sino mong init-init pa dito sa pwesto namin, no? Niluluto siya rito. Kalas ng kalas, ate. Pakiusap ko lang, ha? Ayaw ko, hindi kita sinesermonal. Wala rin akong karapatan na sermonan kita, naintindihan mo? Wala rin akong karapatan na husgahan kita, naintindihan mo? Nagpatukso ka lang sa demonyo dahil iniwan ka lang ng asawa mo. Kailangan tumayo to, ha? Kalas na kalas.
isang taon mo na siya pinapahirapan. Marami pa ate, konti na lang. Pwede na siya maglakad. Huwag ka muna nga alis. Aliyo yung isip ko pa katawan niya. At hindi ka rin naman makakalis hanggang wala kang pahintulot. Naipindi mo, hinto mo yung kamay niya. Ay, hinto mo pala yung kamay mo. Hindi niya pala kamay. Baba mo yung paa niya. Talagyan ko lang ng power. Sa pala... Siguraduhin mo, wala na to, ha? Iinit ko na to, do. Maniwala ka pag meron pa. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Dinayin niyo kami sa pangalan, ba't masamang Espiritu? Amen. Huwag mong gagalawin, ha? Naririnig mo ako? Pakiusap ko lang, ha? Huwag mo na siyang babalikan. Naintindihan mo? Masihan ka muna sa buhay mo, ha? Magdasal ka sa aking Ama kung sinong karapat dapat na lalaki para sa'yo. Naintindihan mo? Maawa ka sa anak mo, ha? Pagbibigyan kita sa araw na ito, ha? Kailangan makatayo na ito. At tumagal ang tayo niya. Hindi seconds lang, ha? Maraming salamat sa'yo. Marlene. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, pinalalayas na kita sa loob ng katawan ng taong nito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Ilayin niyo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ko ng kapangyarihan, kaya kayo po ang manguna sa aming buhay. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, bigyan mo ko ng kapangyarihan na makapagpagaling na may karamdaman. Salamat po sa pinagkaloob mo sa akin. Amen. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, dumilat ka at gumisa ang iyong mga mata at bumalik ka na sa katawan lupa mo, Marlene. Isang tanong, isang sagot. Anong pangalan mo? Ilang taon ka na? 36. Ilan ang anak mo? Ilan ang asawa mo? Nasaan ang asawa mo? Iwalay na kayo, hindi pa? Ah, hindi pa. Very good. Ilang taon ang pangalan mo? 10 years old. Ngayon, sabi mo in Jesus' name, uling tanong na lang to, nasaan ang spiritual at diwa mo? Sa kabadinalan ng Diyos, hindi ko rin makakasa, pero mayroon siyang sinabi sa akin. Pag nagkamali ka, alam ko, saan ka dinalan ng Diyos? May madilim, may maliwanag, may etcetera, may ventilador, etcetera. Saan? Madilim, anong madilim? Nasa pintuan ka ba na sinarado? Sa CR ka ba? Sa kuweba ka ba? Nung sa bundok ka? Bahala ka. Pintuan na madilim? Sa inyong bahay, nakita mo na ba yung bahay na pinunta mo? O wala pa? Ngayon mo palang nakita? Nakasarado ka sa madilim ng pintuan. Sino kasama mo doon sa madilim, ate? Wala kang kasama? Hindi mo rin ako nakikita? Wala kang nakikita liwanag? Kahit mga etc., kahit kulisap lang. Yun lang nakita mo. Salamat. Gising. Gising. Tayo. Oh! Amen. Inom. Alahati lang ng baso, ate. Antay mo lang mag-circulate ng tubig. Lahas. Ubos. Inhale, exhale. Ipagpag mo yung sakit mo kasi i-general kita muna ng medyo i-general kita. Tumikit ka lang. Alanganin tayo rito. Puro ka ng konti dyan, ate. Alam po kaya mo. Di ba sabi sa'yo, huwag ka matakot. May power na ito mo, wala pa. Bumibigat yung likuran mo, hindi. Magaang. Itikit mo itong cross. Alam ko, gumaan na yung kawan mo. Medyo nagalaw mo. Kasi hindi ka naman nakakatayo basta-basta eh. Pumikit ka. Gayahin mo ko. Napakabilis lang nito. Pumikit ka. Kaya pa ng video. Pikit. Concentrate. Makipag-isa ka sa Panginoon Kristo. Sumailalim ka sa Diyos. Naintindihan mo. Pikit. Gayahin mo muna ako. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng Ama. Ng Anak. At Espiritu Santo. Amen. Uminit o sumakit, hindi. Huwag kang didilat. Uminit o sumakit. Alin ang uminit dito? Ito. Yung dalawa. Perehas. Very good. Salamat po. Hindi, huwag ka nang dumilat hanggang wala sinasabi. Yoko.
Kaya mo ko, Panginoong Isus, bigyan ng duragan. Lalabas yung sakit niya. Bilis natin, hindi pwede tumagalagad ng ano. Sige, lalabas na lahat yan. Panginoong Isus, Amang Nazareno, ako po sino magpakilala ka sa Diyos? Ako si Marilyn Bagliari. Ay nananalig ako, at sumasampalataya sa iyo. Humingi ako ng kapatawaran sa isip, sa salita, at sa gawa. Panginoon, gabayan mo ako at magbabalik loob ako. Palakasin muli ang aking katawan lupa at espiritu. Tulungan mo ako magbalik loob sa iyo. Patawad na patawad sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Ama, nagpapatawad na ako sa mga taong nagagalit sa akin at masamang iniisip sa akin. Tayo na pong bahala sa kanila. Ang pinaka-importante, mahal ko po kayo, Panginoon, at itong katawan ko at ang aking pamilya. In Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Uminit pa, sumakit. Pagpagampa. In Jesus' name. Lakasan mo. Sige. Sige. Isigaw mo si Jesus. Jesus, in Jesus' name. Lakasan mo. Amen. Tayo. Pagpagampa. Oh, subukan mo maglakad. Sabi mo hindi ka naglalakad na tumatagal. Sige, kunan mo kamera. Dahan-dahan lang ate. O bakit ka nakatayo? Tumagal ka ng ilang minuto. Diba sabi mo hindi ka nakakatayo? Hilakad ka pa. Mabigat ang katawan mo, magang. Diba sabi mo, tinanong kita kung ilang minuto ka nakakatayo. Sabi mo, seconds lang. Magang, mabigat. Hawakan mo yung likuran mo. Lahat, yung tiyan mo, sundutin mo. Malambot. Salamat sa Panginoon. Praise the Lord. Amen. Pahinga ka muna. Thank you. Wala, hindi niyo papalakpakan yung anak niyo? Thank you. Yung ano? Nakakatayo na siya at nakakalakad na. Thank you. Hmm.